Topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa arthritis. Arthritis ay tis o pamamaga ng kasukasuan o joints. Ang osteoarthritis o yung cartilage o butong mura, di ba? Pag kumakain tayo, may ulam, meron siyang butong mura or cartilage dun sa dulo ng buto. Napupudpud ito, kaya namamaga, sumasakit. Kapag nagkikiskis o yung paggalaw, yung paulit-ulit na paggalaw, ang dahilan, maaaring sa lahi, mas maagang nag-osteoarthritis, dating injury, na-injure kayo dati na maaaring natandaan nyo, maaaring hindi, madalas na trabaho or overuse, yung paulit-ulit na trabaho, yung sinabi ko nga kanina, limbawa, nagluluto kayo at kanan lagi ang ginagamit ninyo or nananahi kayo, kaliwang kamay naman lagi yung ginagamit nyo pang daan. Yung paulit-ulit na trabaho sa factory, yan ang mga dahilan ng arthritis. Pag edad, mataba or mabigat ang timbang. Kasi mas mabigat tayo, mas magdidikit-dikit yung ating mga buto sa likod. Gaya nga nung model natin kanina, yung likod, pag mas mabigat yung timbang natin, syempre, mas maaano siya, mas magdidikit-dikit ito yung mga buto natin. So, masasakit, mas nag-arthritis tayo. Yan po yung dahilan ng mga arthritis. Osteoarthritis yon ano, yung sinabi ko. Merong pangalawang arthritis kasi napakadaming klase ng arthritis. Isa pang klase, yung rheumatoid arthritis. Ito yung nagkakaroon ng problema sa immune system kaya namamaga yung lining ng ating mga kasukasuan. Ngayon, dahil ang topic natin, arthritis o pamamaga, ano naman ang kaugnayan ng pagkain? Kung kakain rin lang naman tayo, di gusto natin yung mga pagkain na makakatulong or panlaban sa pamamaga at saka sa mga kirot. So, unang tip muna natin, iwasan yung mga matataba at matatamis kasi lalo tayong bibigat. At pag lalo tayong bumigat, lalong mas mahihirapan yung ating mga buto dahil sa bigat na nakapatong sa kanya or yung kailangan niyang dalahin. Tapos, ito yung mga pagkain na mas dadagdagan natin. Pinag-usapan natin dito osteoarthritis at rheumatoid. Mamaya pa po yung gouty arthritis, ibang topic naman yon. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa omega-3 fatty acids kasi para matulungan yung iwas pamamaga. Ano yung mga pwede natin kainin? Pagdating sa isda, pwede yung mga tawilis, tamban, dilis, hasa-hasa, galunggong, talaba. Kung magpiprito tayo, gumamit tayo ng mga canola oil. At damihan din natin ang mga pagkain mayaman sa antioxidants. Ano yung example noon? Vitamin C at vitamin A. Vitamin C kasi, ang cartilage kasi natin, may collagen. So, para sa paggawa ng collagen, kailangan natin ng vitamin C. Ang pagkain mayaman sa vitamin C, papaya, kalamansi, suha, repolyo, kamatis, bayabas, mangga, berdeng sili, yung berdeng siling malalaki, singkamas. Pagdating naman sa beta-carotene o vitamin A, yung mga dilaw na gulay at prutas katulad ng mangga, papaya, carrots, kalabasa, basta lahat yung mga kulay dilaw na prutas at gulay. Kailangan din natin ng vitamin D para sa tibay ng buto. Ang mapagkukunan ng vitamin D, itlog, talaba, sardinas, tawilis, gatas, soya milk, mushroom. Pag sinabi kasing sardinas, ibig sabihin nun yung mga isdang tamban eh. Yan ang mga ginagawang sardinas. Ngayon, another topic yung gout, yung sinasabing gouty arthritis. Dito naman sa gout, tumataas yung uric acid natin. So, kailangan muna malaman sa blood test. Kasi hindi naman lahat ng tao mataas ang uric acid sa dugo eh. May mga tao lang na tumataas ang kanilang uric acid sa dugo. Ang tips natin doon sa mga mataas na ang uric acid, tamang timbang, kasi ayaw mo din na mabigat ka.
Ito yung mga iiwasan natin. Yung mga pagkaing mayaman sa purines o uric acid. Ano yon? Yung mga atay, spleen, yung mga lutong bopis, bok choy. Pagdating nga sa manok, yung mga chicken atay. Yan, ito. Atay ng chicken. Marami yung uric acid. Yung balunan, balung-balunan, di ba? Yung mga tusok-tusok o ihaw-ihaw sa kanto. Yun naman talaga yung hilig o nakahiligang kainin ng marami sa atin. So, kung mataas yung uric acid nyo, iwas kayo dito sa mga chicken atay, balunan, bato, yung mga IUD na tusok-tusok. Tawag dyan, IUD, di ba? Isaw baboy, yung mga batikolon, iwas dyan. Pagdating naman sa isda, ang talagang mataas ang uric acid. Iwasan na lang natin alumahan, bangus, dilis, bisugo, matang baka, tamban, tanigi, tunsoy, tulingan. Pero pwede naman yung ibang isda. Yung ibang isda kasi less na or mas konti na yung purines o uric acid katulad ng dalagang bukid, galunggong, halaan, hasa-hasa, hipong puti, alapu-lapu, maya-maya, pusit, tahong, talaba, tambakol, tilapia, tulya, tuwakang, pwede. Tapos pagdating naman sa mga dried beans tulad ng munggo, tokwa, soya, pwede naman kasi galing naman sila sa halaman o plant. Pwede, hindi po talaga bawal na bawal. Yun lang pong mga lamang loob talaga yung sinabi natin nga na mga bopis, bachoy, kasi may atay, ano yan eh, may atay pali, ganyan, spleen. Yun yung marami talagang purines o uric acid. Sa mga manginginom, iwas beer. Nakakapagpataas din yan ng uric acid. At uminom tayo ng maraming tubig para mailabas natin yung mga uric acid crystals sa ating katawan. At kapag alam nyo na para bang laging may arthritis dun sa malaking hinlalaki ng inyong paa, dapat mag-check up o mag-blood test tayo. Kasi madalas kasama ito ng tiyatawag na metabolic syndrome, yung mga taong matataba or mabibiga, tapos may ibang sakit tulad ng mga diabetes, high blood, high cholesterol, magkakasama yan. Mataas na rin yung kanilang uric acid. So, yun po ah. So, inihiwalay natin yung gout doon sa ibang klaseng arthritis kasi baliktad po ang kinakain nila. So, wag po tayong malilito.